Hey, what's up mga beasts? We're back for another video at magsosolve tayo ngayon ng mga bending stress sa mga beams na may symmetrical sections. Let's go! So yun nga, no? Ito yung example ng ating isosolve kung makikita nyo. Ito yung cross-section niya, hollow siya, square hollow, no? So, ibig sabihin, empty ang gitna niyan. Alright, so simulan natin. Ito yung ating problem. The box beam is made by nailing 2 inches by 8 inches planks together. So, yan, nilansa daw. Minartilyo lang, pinako lang daw yun. Pinako, yan. So, apat yan na planks na pinako. Ito yung mga dimensions nila, okay? Yan yung cross-section nito. So, punta natin sa ating A. Show that the moment of inertia of the cross-sectional area about the centroidal axis is 981.3 inches to the 4th power. So, yung gusto niya lang dito is i-prove daw natin. So, given na yung I, no? Ito na yung I. And gusto niya lang na i-prove daw natin na ito yung tamang I. Okay? So, papakita natin yun mamaya. And then next, given that W sub O or this distributed load has a magnitude of 300 pounds per feet. So, ilagay ko lang dito para di natin makalimutan. This is 300 pounds per feet. Find the largest allowable force P. Ito daw, no? If the bending stress is limited to 1,400 PSI. Okay. Okay, meron kasi tayo ditong stress limit na 1,400 pounds per square inch. Ibig sabihin, kapag sumobra tayo dito sa 1,400 PSI na stress, mag-fail yung ating beam. Okay? Ngayon, habang mas tumataas yung value ng P na to, of course, it is a domino effect, tumataas din, lumalaki din yung stress dito. So, ano po yung pinakamataas na value ng P na to para hindi siya mag-fail at this certain limit? So, basically, yun lang yung pinapatanong ng ating letter B. Okay? So, simulan natin yan sa ating letter A. Okay? So, paano natin solve yung ating I or the centroidal moment of inertia? Actually, kung napanood yung previous video natin, na-present ko yun yung two ways. It's either we use the usual na pag-solve ng moment of inertia, using the basic moment of inertia formulas, di ba kasi symmetrical to, or we can also use the parallel axis theorem or the transfer distance. Parehas lang yun, mga bis, okay? So, tingnan natin. I will try to show you the first and second method. Parehas lang naman yung sagot, and you choose which one do you prefer. So, since symmetrical siya, ibig sabihin yung neutral axis, alam na natin na sa center mismo, sa h over 2, okay? Now, ang gagawin natin ngayon, mga bis, is kukunin natin yung moment of inertia ng malaking, kukunin natin yung moment of inertia ng ating malaking rectangle, tapos isusubtract natin yung moment of inertia ng ating maliit na rectangle. Kasi mga bis, kung makikita nyo, hollow kasi to, so hindi to included. Yung material lang na to yung included, okay? So yung area, yung moment of inertia ng big, so I is equal to I of the big rectangle minus I of the small rectangle. So, ano yung formula natin sa moment of inertia kapag rectangle? That's simply base times height cube over 12 minus base times height cube over 12. So, ano ba yung base natin dito, mga base, sa ating big triangle? That's yung buong ito ay 8 inches. Tapos, ano yung height ng ating big triangle? That's 8 plus 2 plus 2, that's 12. Pero, na-cube siya, divided by 12. Minus, punta tayo sa ating small rectangle. Sa ating small rectangle, ano yung base niya? That's 8 minus 2 minus 2. E di bali, 4 na lang yung natira na to. Okay, yung ito lang part lang na to. Ito, that's just 4 inches. So, 4 times, ano yung height ng ating big, ng small rectangle? That's 8 inches lang, di ba? So, 8 cube divided by 12. So, we just calculate for that in our calculator, of course. Divided by 3, divided by 12, minus 4 times 8 cube, divided by 12. Our final answer would be equal to 2944 over 3, which is also equal to 981.33 inches to the 4th power. So, ayun, na-prove natin na yung value ng ating moment of inertia is 981.3. Yan. So, 981.33 inches to the 4th power. So, this is the, I think, the easier way, no? When we are dealing with symmetrical sections. Ito na yung pinakamabilis na paraan sa pagkuha ng ating centroidal moment of inertia.
Pero there's another way which is a little bit more complicated and usually ginagamit sana natin yan kapag unsymmetrical na. Pero kung gusto niyong gamitin rin dito sa symmetrical sections, pwede rin naman. Actually, dito yun galing. Na-simplify kasi to, di ba? Kasi kapag gagamitin natin yung parallel axis theorem, di ba yung mangyari pala makuha natin yung centroidal moment of inertia, kukunin natin yung moment of inertia ng figure na yun. So, kapag kunwari ito, small rectangle, that's base times height cube divided by 12. Kaso nga lang, idadagdag kasi natin dito yung area ng figure na yun multiply doon sa square ng y. Ano yung y? That's the distance of this, the centroid of this figure going to the neutral axis. Eh, they lie on the same plane. So this y is equal to 0. So 0 square is 0. Therefore, itong term na to, magka-cancel yan. Kaya, doon rin to nang galing. Na-simplify lang. Okay? Ngayon, we will try to solve this using the parallel axis theorem. So yung gagawin natin, hati natin siya by part. So yung unang part na to. So yun, ito, parehas siya dito. So dalawang part na ganito. And then sa sides naman, parehas din. Dalawang ganito rin. So to find for our centroidal moment of inertia, we will add 2 of the centroidal moment of inertia of our top. And parehas rin naman kasi yung top and bottom. So ginawa ko na lang times 2. Tapos, dalawa rin sa ating centroidal moment ng ating sides. Okay? So, gagamitin natin dito yung centroidal moment of inertia. And again, that's gonna be base height cube over 12 plus ay squared plus 2 times base height cube over 12 plus ay squared. So, tingnan natin. Simulan natin sa ating top. Ano yung base ng ating top portion na to? Yung part lang na to. Diba? Kasi hinati natin yung ito lang. Diba? That's 8 inches. That's the base. Ano yung height niya? Yung height niya dito ay 2 inches. Ito lang. Okay? So, times 2 cube divided by 12 plus. Ano yung area ng ito, ng top portion na to? That's just 8 times 2. Diba? Okay? So, that's 8 times 2 is equal to 16. Right? 16. Times y. Ano yung y natin? Y is the distance of the centroid of that figure which is located here papunta dito sa ating neutral axis. So, ano yung distance na to? Yung centroid nito is located 1 inch above, diba? Kasi nga, 2 inch lang to. So, sa sentro siya. So, if that's 1 inch, yung remaining dito ay also 4 inch. So, 4 plus 5, that's 4 plus 1, sorry. So, that's 4 plus 1, magiging 5. So, 5 squared. Okay? 5 squared. Ito na yung value ng ating y. And then, we proceed. 2. Ano yung base nito? Ng ating sides. Nasa sides na tayo, mga bis, no? Ang base niya ngayon ay 2. Yung part lang na to. So, that's 2. Ano yung height niya? Yung buong to? That's 8. That's cube divided by 12 plus area. Ano yung area ngayon nito? Pares lang rin. That's 8 times 2, which is 16. Times, ano yung y value? Ang y value natin ay, ano ba yung centroid ng ating portion sa sides na to? Diba? Dito lang rin. So, it has a zero distance to our neutral axis. Nasa same plane lang sila. So, therefore, that will be equal to 0. Thus, 0 square is 0. So, 0 times 16 is 0. So, we can cancel this term. Alright? So, to calculate that, pag sinolve natin to, dapat mag-equal yan dito. Okay? So, let's try that out. Okay? So, tan-tananan. Tama. Ang sagot natin ay same na 981.33 inches raised to 4. So, ayan mga bis. So, if you'd compare the two methods on how we will get our I or the centroidal moment of inertia, of course, this is a lot way easier than ito, di ba? So, ayan, pinresent ko lang to in preparation for unsymmetrical sections. So, for symmetrical sections, ito usually yung method na gagamitin natin. Pagpunta natin sa unsymmetrical, which is hindi na to applicable, mapipilitan na tayong gamitin yung transfer distance method. Okay, so yeah, we're done with letter A. Na-prove natin na ang moment of inertia sa cross-sectional area ay 981.3. Ayan, so proceed na tayo dito sa letter B. Okay, pero erase ko muna yan. So, paano natin ito isosolve, di ba? We try to analyze this first using our formula. Diba? Ito ang ating formula. Sigma is equal to MCI, right? So, sigma or the bending stress is equal to MC over I.
Now, yung sinosolve natin dito is the value of this force, P. Okay? So, kung makikita natin itong ating formula, given na yung ating stress, di ba? Kasi ito yung limit natin, 1,400 psi. So, itong sigma is given. The value of C, of course, it's also given because alam natin na if this is the neutral axis, that we are finding here for the maximum, di ba? So, since maximum yan, ang C natin is up until dito sa ating outer edge. That's our letter C, okay? Which has a value of, ano ba? Since that's 4 plus 2 is that 6. 6 inches, right? Yun yung value ng C. So, okay na. And also, alam din natin yung value ng ating I. Okay, so, hindi natin alam yung ating moment. Pero yung sinosolve kasi natin is P, hindi M. So, how if we can express moment in terms of P? Okay, di ba? That sounds good, right? Good, di ba? So, bali yung gagawin natin, hahanap tayo ng way para ma-express yung moment natin in terms of P. And this moment should be the maximum moment. Pero mga bis, unknown ngayong P, di ba? Hindi natin maigagraph itong ating shear and moment diagram para ma-locate yung maximum moment. Pero mga bis, since, kung makikita nyo, no, we are extending it to the largest amount of P. So, we assume P to be at the largest possible answer. So, if this is at the largest possible answer, then possibly, the maximum moment will also occur on this area, on this certain section. Diba? If you want to try it out, you can input a huge value in this value P and just try to plot the shear and moment diagram to prove that the maximum moment will occur here at P. Okay? But of course, that will just show where's the location. That will not give you the value of M in terms of P. Alright? So, yung gagawin natin ngayon, nakakalito yun, no? Basta ngayon. So, yung gagawin natin, kukunin ngayon natin yung ating max, yung ating moment dito sa section na to without using shear and moment diagram. Kasi nga, unknown yung P, eh. Diba? Okay. So, paano natin yung gagawin? Let's start with the basics ulit. Balik tayo. Let's solve first sa reactions kasi unknown yung reactions dito at RA and RC. So, I just need one reaction. It's either left or right. I choose here dito sa ating left. Bakit? Isa lang yung kailangan ko. Kasi, gagamit ako ng shear and moment equation. That's a way, lot way faster rather than using shear and moment diagram. Para ma-solve yun, we will use summation of moments. Summation of moments, sabihin na natin yung ating reference is C, di ba? Para A, yung makuha natin na value. Yung reaction at A, RA, right? So, let's start is equal to zero considering that clockwise forces are positive. So, we have here first ang ating ano tawag dito? Point load which is P. So, our point load P is will gonna create counterclockwise. Diba? Iikot siyang pag ganun. C as the reference point. So, that would be negative. And then, we multiply its perpendicular distance to C kasi nga moment. So, that's 3 feet. And then, we proceed dito naman. Itong ating distributed load. Itong ating distributed load, i-convert natin yan sa kanyang point load. And, syempre, alam naman natin yung magnitude, which is 300 pounds per feet. Then, i-multiply natin sa total length, which is 12 feet. So, 300 times 12 is 3,600. And, since it's a rectangle, it acts on the center of our beam. So, since center yan, that's 9 plus 3, 12 feet yung buong to, 12 divided by 2, 6 feet. So, yung distance niya papunta sa 6 is, ay sa letter C, is 6 feet. So, that would be 300, negative 300 times 6 feet. Bakit negative? Kasi kung makikita nyo, parehas rin lang, it will create a counterclockwise moment. Okay. Next, itong RA na. Itong RA, it will create a clockwise moment pag gano'n na siya. So, positive. Positive RA. Tapos, ano yung distance niya papuntang C? That's equal to 12, right? Tama, 12 yung buong ito eh. So, it's equal to 0. Now, we can now solve for RA. So, RA would be equal to, wait, ito 3,600 pala yan, sorry. That, yeah, because that's 300 times 12, right? 300 times 12. Okay, so RA would be equal to 3,600 times 6
plus 3p divided by 12. Alright, so simplifying this, magiging, ano na lang yan, divided by 12. Ito, magiging 1,800 na lang. Yan. So parang hinati ko siya, guys, no? Ganito yung nangyari dyan. Yan, i-divide ko to sa 12, and ito, i-divide ko rito sa 12 para dalawang term sila. So ito, nung di-divide ko to, naging 1,800. Tapos ito, magiging p over 4. Alright? So ito na yung ating reaction at A. Okay na yan. Yun na yung kailangan natin. Now, puputulin natin sa section na to. Diba? Nung maalala nyo kung paano tayo nag-solve using shared moment equations, yun ang gagawin natin. Putulin natin dito and we will solve the internal moment at this section. That is the moment at this specific section. Okay? So, paano natin yan gagawin? Okay, so kapag naputol yan, ganyan yung itsura niya. Ayun, bang, bang, bang. So, pak, 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 boom. Yan. So, naputol yan. Siguro, binomba natin. Oh, tayo na may bang. So, nang nabomba yan, naputol. Ayan, share ko lang. Back to the topic, ilagay natin yung reaction natin. Dito yung ating RA, which has a value of 1,800 plus P over 4. Okay, so meron tayo dito yung distributed load. Di ba? Na ang magnitude niya ay 300 pounds per feet. And ang distance natin dito ay, alam natin na 9 feet. Kasi hinati lang naman natin dito eh. And pwede natin ilagay yung P dyan, pero it will not matter anymore. Kasi moment naman yung sinusolve natin, and it's not shear. Alright? So dito, meron tayo dito, internal moment, M. Okay? So ngayon, isusolve na natin using summation of moments with respect always paragi dito sa ating origin. Alright? It's equal to 0. Assuming na clockwise moments ay positive. So, ano ba yung mga moments natin? Una, itong reaction force na to, it will create a clockwise moment. So, positive siya. Okay? So, 1,800 plus P over 4. Ngayon, since moment nga, ano yung perpendicular distance niya? Pumunta sa ating reference point, that's 9 feet. Yun, no? 9. So, i-multiply natin dito yung 9. Next. Along this length, meron tayong distributed load. So, i-convert muna natin yan into a point load which will have a value of, this is 300 pounds per feet yon, times a length na 9 feet. So, 300 times 9 is 2,700 pounds. So, itong 2,700 pounds, it will create counterclockwise. So, negative na yan mga bis. Diba? Negative 2,700 times, ano yung perpendicular distance niya papunta sa ating reference point? Ito, that's the half of 9. Kasi nga, rectangle lang yan eh. So, 4.5. So, that's gonna be 4.5. And next, wala na. And then, here's our internal moment, which is assumed counterclockwise. Thus, it will be negative, tama, negative m is equal to 0. Okay, so solving for M, simplify natin, lagay sa kabilang side, so maiwan ito. Ito magiging 9 times 1,800, magiging 16,200 plus 9 over 4P. Tapos, meron din tayo ditong, ito, 2,007 times 4.5, we will have 12,000, magiging negative yan, 12,150. So, pag sinimplify pa natin yan, M would therefore be equal to 4,050 plus 9 over 4P. So, bale, ito ngayon yung value ng ating moment, mga bis. Okay? So, nakuha na natin yung moment at this point B. Ngayon, pwede na natin, nakuha na natin yung goal natin. We have already expressed M in terms of P. So, kapag sinubstitute natin yung value na to dito sa M, edi P na lang yung natitira nating variable. Thus, we can solve for the value of P. Right? So, I will just erase these things. Yeah. Isasubstitute ko lang po ang kanyang value. Yay! So, ano yung value ng ating sigma? That's 1,400 pounds per square inch, that's PSI, it's equal to M. Ano yung value ng ating M? 4,050 plus 9 over 4P.
Okay, tapos ano yung value ng ating C? Ang C ulit natin is from dito pumunta sa taas, di ba? That's 6 inches, right? And then, over, itong ating I. Itong ating I, mga bis, that's equal sa ating moment of inertia. Na-solve natin to kanina, di ba? Yung 981.33 inches to the fourth power. Okay, so kung makita nyo mga bis, we're ready to solve P, okay? So pwede na tayong mag-shift solve dyan. Pero, there's some problem. Take note, there should be a unity in units. There should be a unity in units. Tama, there should be a unity in units. Makikita nyo, inch, 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 okay lang. Pero, dito sa moment natin, di ba yung mga ginagamit nating distances is in feet? So, yung unit nitong ating 450 plus 9 over 4P, since its moment nga is pounds, kasi yun naman yung unit na ginamit nito, pound foot, okay? Pound foot. Okay, so ilipat ko lang. Ito, that's pound foot. And then, 6 inch to. So, para ma-convert to into inch, itong foot na to, foot, itong feet na to, we will just multiply the conversion unit, which is equal to 12 inch is 1 feet. So, magka-cancel yung feet tsaka feet. Therefore, lahat naka-inches and lahat naka-pounds. So, we are ready to solve. Just grab your calculator. You can do shift solve. Alright? Okay, so the value of our P would be equal to 66680.62963 pounds. Okay? Pounds kasi nga, pounds yung unit natin dito. Okay? So, this is our answer, mga bis, no? It's a long way, but we got it right. We can counter-check dito sa ating answer sheet, which is 6680 pounds. So, anong ibig sabihin ba ng sagot natin na ito? Ibig sabihin lang yan, if we apply a load here, kapag yung P natin dito is bigger than 6680, let's say 6681 yung load P mo na dyan, itong yung beam na to, it will fail due to bending stress. Kasi yung limit lang ng bending stress niya is 1,400 PSI. So, if you want to solve the stress dito, gamitin mo yung 6681, that will be larger than 1,400, which means your beam will fail and you don't want that to happen. Okay? So, yeah, that's our answer. So, ayan na mga bis, maraming salamat kung nag-stay hanggang dito. If you have some questions or clarifications, don't hesitate to comment down below. And kung sakali rin may nakita kayong pagkakamali ko dito na nais nyong itama, okay lang, kindly comment down below po and that will be a great, great help for everyone of us. So, ayan. Maraming salamat. Please like, share, and subscribe. Muli, ako po yung buboy na nagpapalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matinik. Jabi out.